wala, wala sa plano din sir. Yung training lang talaga namin ni coach, ginawa namin. Yun yung mga plano namin kung paano namin samahan yung kalaban. Kaya yun, hindi talaga natin naasahan yung knockout, yung tumba. Kasi biglaan lang talaga yan. Darating lang na sa hindi natin inaasahan. Bagong hari ng Pilipinas na umuubos ng world champion ng mga Hapon. Bakit ganoon na lang laanan ng oras ng 8th Division King, Manny Pacquiao? Yellow dere. Hey, puti. Yellow dere ito nga. Blue. Kung nooy nilalaanan ng maraming oras ni Pacquiao, Chavit Singson at ilang mga bigating negosyante, ang tinaguriang Cuadro Alas Janriel Casimero. Ngayon ay tila may panibagong natitipuhan ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Pero bago pa man nadiskubre ni Pacquiao ang bagong kampiyon na ito, ay dumaan muna sa hari-hari ang era si Casimero sa paraang suportado ni Manny Pacquiao. Nang minsang isa lang ng MP Promotions at ilang mga negosyante, ang isa sa mga super fight ni Casimero sa Pilipinas kontra Mexico. Matindi ang rivalry fight noon dahil para kay Pacquiao, Mexican fighters ang dapat na ipinangsusukat sa Pinoy. Ito'y para malaman kung lehitimong delikado nga ba ang isang boksingero. Kaya naman, isinalang noon ni Pacquiao ang bakbakang Casimero versus Ramirez, kung saan nagtapos sa umaatikabong pagkakatulog ng isang higante ng Mexico, Cesar Perico Ramirez. Bumilib si Pacquiao pati na rin si Chavit Singson. Kung kaya't, ang WBO interim title ni Casimero ay agad ipinalakad ni Pacquiao para maging ikatatlong world title fight na paghaharian ni Cuadro Alas, WBO belt kontra Zolani Tetey. At ito, ang isa sa pinaka nagbukas ng mabigat na ingay ng pangalang Janriel Casimero sa timbang. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging matabang ang tambalang Pacquiao at Casimero. Magkaiba kasi ito ng prinsipyo at personalidad. Kung kaya't, sa paglipas ng ilang taon, nagpatuloy ang muling paghahanap ni Pacquiao para sa next Filipino Monster Inline para kahit wala na ito sa larangan ng boxing, ay mapanatili pa rin na nariyan ang mga Pinoy upang magpatuloy sa pagiging hari-harian. Agad napansin ni Pacquiao kung gaano kahirap kalaban itong si Jerusalem. Matindi ang mga ipinapakitang dedikasyon at kalidad na laro dahil siya pa mismo ang dumadayo sa lungga ng kalaban. Nakatulad na ginagawang paghahasik ni Pacquiao at Casimero. Kung kaya't, bumilib ito sa boksingerong si Jerusalem. Walang angas sa sarili, ngunit pagdating sa loob ng ring ay doon na lamang inilalabas ang angking abilidad. Kung paano lumaban ang isang Japanese fighter sa kasagsagan ng kanilang era. Kaya naman, para ating lubos na maaninag kung gaano nga ba talaga kalakas ang boksingerong tinututukan ni Pacquiao sa kasalukuyan, ating saksihan ang matitinding laro ng isang Melvin Jerusalem kung paano mahawakan ang WBC at WBO belt sa parehong timbang na pinuntahan. Welcome sa ating commentary podcast. At ngayon nga ay ating tatalakayin gaano nga ba kalakas ngayon itong former WBO minimum weight champion and the current WBC world champion sa buong mundo, no? Itong naka blue trunks dito, yan po si Melvin Jerusalem. So alam nyo ba, brother, trivia lang dito konti kay Melvin Jerusalem. Yung tinalo ni Naoya Inoue na si Umayaw, Crimson Umayaw, inabot po yun ng round 4. Pero sa mga kamay po ni Melvin Jerusalem, umabot lang ng round 2. Ganun po katindi itong si Melvin Jerusalem, no, in terms of Japanese fighter na katapat. So ito yung big test kay Melvin Jerusalem, kung saan kalaban niya po ang isang undefeated Mexican prospect na si Luis Castillo. So antabayanan niyo po yung kamay at IQ nitong si Melvin Jerusalem. Kung tunay bang, kung umakyat to, kaya ba si Naoya Inoue, no? At kaya niya bang daigin o daig niya ba si Naoya Inoue in terms of matchmaking ng pagiging boksingerong intelihente sa ring. Kasi napakalaki po ng improvement nitong si Melvin Jerusalem. At tumatama rito yung mga suntok ni Melvin.
So napaka-importante po na kinikilala nating mabuti itong boksingero natin sa Pilipinas, no, Melvin Jerusalem. Sobrang importante. Dahil sa panahon ngayon, konti na lang ang world champion ng Pilipinas, no. Taduran tsaka ito. So, antabayanin niyo yung kamay nito ni Jerusalem, brother, matindi to. First round. Maingat po at counterpuncher ang galawan nito ni Melvin Jerusalem. Matindi ho ang kamao nito, antabayanin niyo mga brother, ha. Huwag po kayong kukurap. So, nice job to the body. Nakaabang yung kanan, no, ni Jerusalem. Oh! Yun, brother! Napaka-importante nung ganung suntok sa kalaban, no? Round 1 pa lang ho iyan. Fresh na fresh yung kalaban. So, sa fight na to, brother, kontra Ray Castillo, nanalo po via unanimous decision, no? Itong si Melvin Jerusalem. Napakalakas ng resistensya, may counter-punching ability, malakas sumuntok. So, kayo na hong humusga, brother. So, mag-proceed tayo sa kanyang previous fight. Walang takot na dinayo ng boksingerong Pinoy ang bansang Japan, kung saan naghahari-harian ngayon sa buong Asia at nag-iingay sa buong mundo. Ito ay ang Japan na kuta ng mga nagsisiusbungang henerasyon ng mga batang boksingero katulad ni former pound-for-pound king na Oya the Monster Inoue, Kazuto Ioka at WBO minimum weight title holder Masataka Taniguchi. Sa pagkakataong ito ay didepensahan nito ang corona kontra Pinoy na si Melvin Jerusalem. Inasahan ng maraming hapon na animoy prutas lang sa likod bahay na pwedeng pitasen at gawing laman tiyan ang pagdayo ng ating kababayan. Sa ads pa nga lamang ay talagang dehado na ang Pinas, sapagkat kung tataya ka ng 1 milyon sa Pinoy ay garantisadong mag-uuwi ka ng humigit kumulang 17 milyon kung sakaling manalo, dahil sa dami at laki ng kumpiyansa ng mga Hapon sa kanilang pambato. Tila ba siguradong sigurado na ang mga ito sa kanilang bataang kampiyon na may kartada na 16 wins, 4 loss and 11 by way of knockout. Habang si Melvin Jerusalem naman na ating pambato ay may kartadang 20 wins, 2 loss and 12 by way of knockout. Nagmistulang burado sa sariling baluarte ang mga nagawang achievement ng Pinoy. Pacquiao, Donaire, Nietes, matapos daigin ng kanilang hari-hariang si Naoya Inoue, ang kinatatakutang left hook ni Nonito. Sa madaling sabi ay wala na silang inaasahan pang uusbong na kampiyon na mula sa Pilipinas, sapagkat ang direksyon ng bawat panalo ng kanilang lahi ay umaarangkada sa kasalukuyan. At ito ang tinagurian ng maraming Hapon na pagkain sa sariling baluarte, si Melvin Jerusalem na magsisilbing alay at pagkain ng Hapon sa pagpapatuloy ng malakas na era ng Hapon. Kaya naman nating silipin at panoorin kung paano iniwanang lupaypay ang lahat ng nag-aakalang tapos na ang linya ng mga Pilipino sa larangan ng kampiyonato. Ito na ang bakbakang WBO minimum weight title, Melvin Jerusalem versus Masataka Taniguchi. Ito na po ang panig ng Pinoy na si Melvin Jerusalem. Merong kulay blue na kasuotan habang ang kanyang kalaban, ang kampiyon na si Taniguchi. Ito po. Forever is the strangest thing. So bakbakan para sa titulo ng WBO World Minimum Weight Title. So ano ba yung laro dito ng kampiyon na si Taniguchi? At ano yung laro ni Jerusalem? So far, medyo may similarities yung positioning dito ni Taniguchi kay Naoya Inoue. Kung saan na yung kanyang pwestuhan ng mga paa ay palaging nananatili sa gitna, na ginagamitan ng lateral movement. So parehas nag-aabang ang dalawang boksingero. Mas agresibo rito yung Hapon. Kung makikita natin yung mata ng Hapon, talagang kumpiyansa sa kanyang pinapakita dito. Habang ang Pinoy palaban din ho. Blue Trunks, Jerusalem. Nice job by Jerusalem. Ating panoorin, paano nga ba
maghahasik ng lagim ang Pinoy rito. So nag-initiate ng bakbakan dito si Taniguchi, ang kampiyon. Nice right hand by Jerusalem. Alam nyo si Jerusalem, brother, ah, meron tong previous fight sa isa sa mga mahusay ng Thailand. Meaning, he is experienced fighter coming to this fight. Minsan niyang nakalaban si Chayapun Munsri, ang tinaguri ang undefeated ng Thailand noon, no? Tinaguri ang TBE. So ito, uy, matake, oh, grabe. Nayanig doon si Jerusalem. So malakas pa rin talaga tong kalaban niya dito, brother, si Taniguchi. Hindi rin hubiro. So ayan, medyo naglag ng konti. Pero tingnan natin, ha, paano uubra si Jerusalem dito. So far, brother, Taniguchi is dictating the fight, habang si Jerusalem naghihintay na magandang bitaw. Alam nyo si Taniguchi, brother, marami nang naipanalo to sa kanyang baluarte, no? Habang ito naman ang pangalawang pagkakataon na lalabas ng bansa si Jerusalem. So not familiar territory by Jerusalem, pero base sa kanyang laro dito, eh medyo dihado yung kaganapan. Tingnan natin paano tayo gugulatin dito ni Jerusalem. Actually, ang move dito ni Jerusalem, no, hinihintayan niya ng opening, big opening itong hapon. Ayan, sumusubok na rito pa unti-unti si Jerusalem. Natapos ang first round, dumako naman tayo sa second round. Ayan. At excited si Jerusalem sa second round. Tignan natin anong estilo ang mananaig. Yung palaging nakaabang o yung gigil sa bakbakan na si Taniguchi. Ayan, no, nakaabang palagi yung kanan ni Jerusalem. So mas maganda yung laro, bitaw dito ni Jerusalem, ha. Mukhang nag-iba ng pacing si Jerusalem, brother. Pinago niya yung kanyang strategy. So abangan natin yung matinding kombinasyon dito o suntok ni Jerusalem. Nag-iba ng pacing bigla sa second round, eh. Na-check niya ng maigi ng first round. Tumatama na yung mga jab dito ni Jerusalem, habang si Taniguchi eh ganun pa rin, no? Naghihintay ng big opening. Tignan natin sino ang magkakaroon ng big opening. Ooh, what a move! What a right hand by Jerusalem. Uy, talagang yanig na yanig doon si Taniguchi. Tignan natin kung anong mangyayari. Ayan, hirap na hirap. Kung hindi na makabangon, tinigil na po yung bakbakan dahil hilong-hilo itong kanyang kalaban na si Taniguchi. At yan po ang pinakaunang titulo itong si Melvin Jerusalem na hindi po in-expect, no, ng buong Japan. So ito yung fight na unang beses magiging world champion ni Melvin Jerusalem. Ano naman yung sumunod na kabanata ni Melvin Jerusalem? Panoorin po natin to, mga brother. So ito naman yung ikalawang pagkakataon, no, nasusubok si Melvin Jerusalem sa world title fight. Ito yung WBC world title fight para sa Pilipinas, kung saan etong naka blue trunks dito si Jerusalem, eh challenger po kontra sa Hapon na si Shigeoka. Yan pong si Shigeoka, brother, Yudai Shigeoka, eh undefeated po yan, no, ng Japan. Prospect po iyan ng bansang Japan. Batang-bata ho iyan, nasa edad 27 years old. So, silipin natin, no? Ano ba yung mga performance na ginagawa ni Melvin Jerusalem para masabi nating pag-asa ng Pilipinas kontra sa umuusbong ng mga Japanese fighter? So, ito. Melvin Jerusalem trying to do his thing. Naabangan ng kaliwa o kanan pala itong si Shigeoka. Ang kagandahan kay Melvin Jerusalem, hindi siya nagmamadali.
very analytical fighter. Mataas yung ring IQ. At ang pinaka-inaabangan ko dito kay Melvin Jerusalem, yung kanyang counter-punching ability. Kasi sa mga boksingerong Hapon, alam natin, no? Malakas ho yan sumuntok ng body punches. Isa yan sa mga specialty ng Japanese community boxer ngayon, no? So maganda yung ginagawa dito ni Melvin Jerusalem. Maingat and then may counter punch. Tapos, alam mo yun, brother, pag nakuha yung magandang positioning, bumibira rin sa bodega, no? O yan, no? Kita nyo yung mga suntok sa bodega ni Melvin Jerusalem. Wild punches po yan, no? Yan po ang kayang ibigay ng Filipino champion. Yan po ang kalidad ng Melvin Jerusalem. So magaling po gumamit ng ring, and at the same time, kaya niyang daragin yung champion sa loob ng ring. At take note, brother, ha? Siya po, oh, ganda ng move dun, ha? May fake move pa. Itong si Melvin Jerusalem. Ibig sabihin, mataas po yung kumpiyansa ng boksingerong ito. Kahit na nandun siya sa world championship fight at hometown po ng kalaban ginanap. Alam nyo naman, brother, no, napakala-importante sa loob ng world title fight na kumpiyansa ka sa inyong makakabangga. Meaning to say, hindi ka takot. Yun yung aking ibig sabihin doon, no? Kumpiyansa na hindi ka takot sa kalaban mo. Iba yung kumpiyansa na nagpapabaya ka. Nagiging kumpiyansa ka na walang kwenta sa'yo yung training, yung paghahanda, kasi minamalit mo yung kalaban. Dito, iba. Kumpiyansa si Melvin Jerusalem sa bit-bit niyang dala-dala na husay sa ring. So silipin natin, no? Hindi ito yung ordinaryong Pinoy na suntok lang ng suntok, eh, no? He is very smart in terms of exchanging of punches. Maingat na maingat si Jerusalem. Naghihintay ng right timing, pero kaya niya mag-invest ng suntok sa bodega. And brother, ang kagandahan kay Jerusalem, kaya niyang mag-clinch, no? Kasi napaka-importante na marunong ka mag-clinch at pumutol ng momentum ng opensa ng kalaban. So si Jerusalem dito, talagang counter-punching ability ang kanyang minamaster dito sa loob ng ring. Oh, you know, kita niyo, brother? Sukat na sukat ni Melvin Jerusalem yung distance na tamang tatama sa kalaban. So sinusukat dito ni Melvin Jerusalem unti-unti. Oh, yun ang sinasabi natin, brother. Patience and counter-punching ability. Nakuha ng maganda ni Melvin Jerusalem yung positioning and timing. So dito ang hinahanap na lang natin yung finishing move ni Melvin Jerusalem. Pero okay din naman na hindi siya nagmamadali. Kaya lang, brother, mahirap yung laro sa Japan kasi hometown ng Japanese fighter, eh. Medyo delikado tayo sa puntos. So dito medyo talagang na-frustrate yung Japanese fighter, no? Atake na lang na atake, sabik sa bawi. Sabik po sa bawi itong kanyang katunggali rito. Na world champion po yan. WBC world champion. And undefeated po ng mga panahong iyan. Ibig sabihin, napakataas po ng potential ng boksingerong ito na Pinoy, Melvin Jerusalem. Kitang nyo, brother, yung simpleng galaw ni Jerusalem. Sinisikap niya na linlangin yung kalaban, no? Kunyari susuntok, pero hindi. Nakaabang lang palagi yung kaliwa. Tinitrigger niya na sumuntok yung Shigeoka. Kasi yung Shigeoka, brother, yung galaw niyan, tukod yan, eh, tumutukod tsaka susuntok. Sinisikap niya kontrahin yung laro ng Pinoy na counter punch. Pero tama yung ginagawa kanina ni Melvin Jerusalem hanggang saksalukuyan, no? Kanina kasi si Melvin Jerusalem nag-i-invest sa bodega. Nga pala, brother, kamusta ka ngayon?
Natutuwa ako, nagkakawintuhan ulit tayo sa boxing, no? At masaya ka ba ngayon, brother, na may podcast ulit tayo, commentary podcast? Ako, gusto ko lang makipagkaibigan sa inyo, no? Salamat sa pag-follow, sa pag-subscribe. So, tuloy tayo sa bakbakan, no? Paano na pabagsak? Bang! Actually, medyo dapris pa ng konti yun, eh. Kasi medyo inaaral pa lang ni Jerusalem, pero tumama ka agad in a short period of time. So, malaking pagkakataon to para kay Melvin Jerusalem. Round number 6. Malapit na rin matapos itong bakbakang to, brother, no? Ang tanong, ano yung outcome ng bakbakang ito? Ano yung naging hatol ng Japanese community kontra kay Jerusalem? Kasi dayuhan ka sa Japan, di ba? So dapat pabilibin mo yung mga crowd or yung judge na para masabing world champion ka talaga, pakuha mo yung WBC belt. Eh dito, ano bang ginagawa ni Melvin Jerusalem? Nakaabang lang talaga, no? May patience itong si Melvin Jerusalem. Eh no, ganda ng positioning. May suntok sa bodega. Yung stability kasi, brother, no, yung tinatawag na equilibrium, napaka-importante nun sa boxing. Kasi pag sumusuntok ka, wala ka sa position, delikado ka sa palitan. Ayun, tumatama pa rin si Jerusalem, pero bibilib ka rin dun sa hapon, brother. Dahil hindi siya nagiging kumpiyansa, no, kay Melvin. Talaga nag-iingat din, eh. Kasi syempre, delikado, nasa yun yung WBC belt pag naagaw ng Pinoy, di ba? Mababaklasan na naman kayo ng world champion. Eh, mas malaki yung pinunta ng Pinoy dito. Sabi mo, dumayo ka. Oo, tumatama ulit yung kanan doon. Uy, may body punches pa, brother. Iba to si Jerusalem. Oh! Kita nyo, brother? Tumumba na naman po sa round number 6, no? Kanina tumumba. Tumumba ulit. Grabe. Grabe yung Jerusalem, brother. Ang mahirap kay Jerusalem, tahimik, no? Tahimik. Tapos bigla-bigla na lang magpapatama. So ito na, brother, dalawang beses pinabagsak, no, ni Melvin Jerusalem. Pero abangan nyo, brother, yung kakaibang magaganap dun sa dulo ng video kung bakit nakakatakot tumayo sa Japan. At paano ba makukuha ni Melvin Jerusalem yung belt na to? Kasi, brother, no, nakatayo pa rin yung hapon, eh. Kung tibay sa tibay, talagang meron. Sinisikap ng hapon na makabawi kay Jerusalem, eh. Siguro, brother, kayo ba nung napapansin nyo sa laro ni Melvin? Ako, kung akong tatanungin, para sa akin, yung finishing move lang, yun yung hinahanap ko kay Melvin Jerusalem. Pagka nagkaroon ng magandang finishing move si Melvin, unstoppable to sa minimum weight. Kasi, brother, nakalaban niya yung ano, eh, yung Colazo na number 1 sa kanilang timbang. Alam nyo, brother, tingin ko kaya niya si ano, eh, Oscar Colazo. Kaya lang, brother, finishing move talaga ang kailangan ni ano, ni Melvin Jerusalem. Pero nag-improve si ano, eh, Jerusalem after Colazo, eh. Natalo siya kay Colazo. Then mabilis din nakabalik si Jerusalem. Ito yung after Colazo, nagkaroon ng tune-up fight si Melvin Jerusalem. Ito yung world title para kay Melvin Jerusalem. And take note, brother, yung talo niya kay Colazo. Almost dikit na dikit yung fight. Pero dito, yung pagbabalik ni Jerusalem, yung kanyang comeback, ano yung nangyari? Silipin natin, ha? Paano niya tatapusin o mananalo, paano siya mananalo sa isang WBC World Champion ng Japan? Sa ikalawang pagkakataon. Kasi nanalo siya, eh. Kay Taniguchi, no?
via second round knockout. Ito yung pangalawang pagkakataon. Brother, masakit to sa Japan, ha? Kasi dinadayo niya yung Hapon, eh. Yung mga konte, yung champion ng Japan, dinadayo niya. Kayo ba, brother, kung itatanungin na, ano yung kailangan ng isang Melvin Jerusalem para masabi nating pwede kay Naoya Inoue ito, ha? Ah. Mga ganon, brother, na usapin. Kasi brother, may resistensya. May utak. Talagang matalas yung utak ni Melvin. May ganun siya, oh. Pero kaya niya mag-clinch. Pagka may momentum ng atake yung kalaban, kaya niya mag-clinch. At bibihira natin makita yun sa mga boksingerong Pinoy, ha? Yung mga ganong uri ng utak. Or adjustment, no? Uy, ganda ng movement to ni Mel. Oh, slugfest! Marunong din si Melvin. Pero medyo delikado dun, brother, sa slugfest si Melvin Jerusalem. Delikado siya pagka ganun yung kanyang ginagamit na taktika. Mas maganda si Melvin Jerusalem, no, pagka tahimik. Pero bit-bit niya yung kumpiyansa, eh, oh. Oh, ganda. Ganda ng fight na to. Sobrang solid. So dito, hindi ko alam kung anong nangyari kay Melvin Jerusalem. Or medyo nadodominate lang ng Hapon. Sabik sa bawi yung Hapon, eh. Kasi medyo delikado siya dito. Dalawang beses siya bumagsak. Tapos hindi niya pa mapabagsak tong si Melvin Jerusalem. Pero maganda yung ginagawa dito ni Melvin, ha. Kasi tumaas yung performance level ng Hapon. Ayun, medyo delikado si Melvin dito. Slugfest. Ayun, tinatamaan na si Melvin. Yun lang yung medyo nakikita natin kay Melvin. Na delikado. Pag slugfest. So, para hindi tayo maging bias, brother, kailangan malaman din natin. So, ayun, brother. Round 12 na pala yun. Kaya pala sobrang ganda. Ang tanong, anong magiging husga kay Melvin Jerusalem at sa fight na ito? So, nanalo, brother, si Melvin Jerusalem pala. Via decision, no? Split decision po ang naganap. 113-114. 114-112 para kay Jerusalem. And 114-112 ulit para kay Jerusalem. So, nanalo po dyan si Melvin Jerusalem. Tingin nyo ba, brother? Kaya ba ng isang Melvin Jerusalem na tumapat man lang kay Naoya Inoue balang araw? So, maraming salamat sa pagtutok sa channel na ito. At sana lagi kang mag-ingat, no? Palagi pa tayong magsama sa usapin ng boxing. Mabuhay ka palagi at mag-ingat ka, ha?